Disclaimer. This video is for educational purposes only. Computer self-repair. Tips, tricks and solution. Do it at your own risk. Welcome to Ryan Tech Review. Hey guys, balik tayo sa shop. Naglinis ako ng shop. Okay, kaso yung habang naglinis ako, may dumating na paggawa na laptop. Okay, ito. HP. Core i3. Okay. Ang problema nito is pag wala daw yung charger, hindi lang saksak yung charger, hindi daw gumagana. Okay, pag binunot, pagka nag-on na siya, matagal siya mag-on. Tapos pag binunot yung charger, patay. So, hindi natin alam kung dead bat o baka hindi nag-charge sa charging IC, hindi natin alam. So, check-checkin natin. Plus, meron pa siya isang problema, yung invalid yun sa CMOS. So, saksak natin muna. So, natin. Ayan. Natin kung anong lalabas. Tagal siya mag-ono. Natin. Ayan guys, yung problema niya isa. Okay. Ayan. So, titchecking din natin yung baka yung CMOS battery yan. Okay. Ayan, mag-on na siya. Okay. Ayan. Ngayon, pag tinanggal daw itong adapter niya, mamamatay. So, testingin natin kung mamamatay talaga siya. Okay. Ayan, mamatay na nga. Okay, yun ang gagawin natin. Okay, ayan. Tingnan nyo na lang ako sa ano. Tingnan nyo na lang ako sa main screen. Okay. Babaklasin ko muna yung ano, babaklasin ko muna tong laptop. Babaklasin ko muna lahat. Tsaka babalik tayo. Okay, para hindi mahaba yung video natin. Okay? Babalik ako. A few minutes later. Okay, guys. Balik tayo. Ito na, nabaklas ko na siya. Okay. SSD siya. Oh. Okay, SSD 500. 512 GB. Okay. Ayan yung memory niya. Okay, ito yung battery niya. So, ano ba ito? Okay. Ang una kong gagawin guys, para ma-confirm ko, siyempre magte-test tayo. Okay, wait lang ha. Labas na doon. Labas na. Y-
ginagawa mo? Okay. Pinalabas ko muna yung aking pusa. Okay guys, nakaset na yung ano ko. Sa DC. Okay? So, ang gagawin ko dyan is itong ano ko, black probe ko, lalagay ko sa ground. Okay? Ground. Yung ground natin, any ano naman eh. Metal. Okay? Ayan. Ito mga, check-checkin ko muna kung may ano. Malamang walang voltahe yung ano eh. Yung baterya eh. Kaya namamatay siya eh. So, ang gagawin natin ay saksak natin si charger. Okay? Saksak natin yung charger. Okay? Ayan. Okay, nakasaksak na siya. Ngayon, malamang may voltahe siya, di ba? So, ito yung connection niya. Pumunta dito. Okay, ito screen to eh. Ito yung sa ano niya. Tingnan natin kung nandito yung voltahe. 2 volts. Yan o. Sa una, pa, ano ko. Pag ganito, pupunta from here 1, 2, 3, 4, pag ganun. Okay, unang-una 2 volts 2.8, yung pangalawa 198, wala pangatlo wala pangapat wala so wala ground siguro to. Ground 20 volts. Ayan yung main voltage natin. 20 volts. Okay? Eh hindi pa naka-on yung laptop, 'di ba? Dapat may pumasok na voltahe dito sa ating baterya. Okay? Yan yung baterya natin. So titingnan natin ulit sa ano. 3 volts. 3 volts. 3 volts 3 volts 3 volts ground ground ground. Okay, so may papasok naman siya 3 volts. Okay, kasi tataas lang yung voltahe no, nagcha-charge siya eh. Nagcha-charge yan yung ano niya, baterya niya. Tignan natin yung rating nitong baterya niya. 11.4 pag naka-on na yan. Okay? Pero yan, nag-charge ngayon yan. Ngayon, i-on natin ha. Okay. O-on natin itong laptop. Che-checkin natin. Naka-ilaw pa rin siya. Guys, okay. Ground ko. Yan. Anything sa chassis niya. Basta may metal. Okay. Yan ground ko. Yan o-on ko natin. Ayan, nag-on na. Okay. Tignan natin yung... Hanggang lumabas na yung display. Ito, tinotroubleshoot natin to guys, ah. Okay, andyan na. Ngayon, titingnan natin yung voltahe ng baterya.
Okay. Kita nyo ba? Yung baterya niya, di ba? Oh. Isa-isahin ko lang yan. Isa natin 3 volts. Volts pa rin. 3 volts. 3 volts pa rin. Volts. Ground. Ground. Pero bukas yung laptop. Okay? So 3 volts pa rin. Dapat tumaas yun eh. Dapat tumasok yung buol tayo niyan, 20. Dapat tumasok yun. So, since hindi pumapasok siya, medyo delikado. Okay, 3 volts pa rin. Okay. Ganito gagawin natin. Pag binunot natin ito, patay, di ba? Patay. Okay. Gagamit tayo ng power supply. Okay. Wait lang, siset ko lang yung power supply natin na. Lagi natin sa 11.14. Yan, guys. Siset natin yung power supply natin sa ano, 11.14 volts. Okay, yun yung rating ng baterya niya. 11.4. Okay. Okay, power supply natin 11.4. Okay. Ngayon, wala siyang power guys ah. Tinanggal ko. Para malaman natin kung ano yung ground nitong baterya na to, kasi mamaya mag-short yung ano natin. So, gamit yung tester pa rin natin. Itong tester natin na to. Okay. Wait lang ah. Lubat na yung natin, lubat. Okay guys, isiset ko sa buzzer mode. Yan, buzzer mode yan oh. Kasi walang, yan oh. Ito nyo guys yung ano. Ito, indication. Okay, pag pinagdikit ko yung probe ko, tutunog. Okay. So, lalagay ko tong ground ko sa ground natin. Ayan, ground. Okay? Tapos, ilalagay, ayan, ka-ground dyan, di ba? Hanapin ko yung ground dito. Ayan, guys. Tumutunog, di ba? So, ibig sabihin niya ng ground natin. Ito, positive natin to. Although, naka-indicate naman siya. Ayan, o. Negative, positive. Okay? Doon tayo magkakarga ng, ano, ng power supply natin. Ayan, 11.4 guys ah. Hirap, ano, dapat meron tayong tripod. Ano lang guys ah.
Wait lang ah. Guys, pag kinakargaan ko siya, bumababa yung voltahe natin. So, ibig sabihin, may short dito. Ito guys, oh. Kita nyo yung ano, 11.4 na yan. Pag kinakargaan ko siya, ito lang, ah. Wait. Okay. Ground ko, at capacitive. Ganyan nyo guys yung ano. Oh. No, 11.4 ah. Pag nilagay ko sa positive, 3.5. Okay. So, hindi ko alam baka may ground tayo na ano. Kasi dapat hindi bumaba yung ano eh. Parang ganito guys oh. Yung mga itong dalawa. Pag short ko, hindi ko maliliit yung ano. Tingnan nyo guys, pag sinushort ko yung ano. Oh. Diba, nababa. Oh. Parang may short tayo. May short tayo sa board. Kaya hindi mapasok yung voltahe nung dito sa charging pin papunta rito sa baterya. Okay. Para natin mako-confirm. Okay, tatanggalin natin yung battery. Okay, tatanggalin natin yung battery. I-disconnect natin siya sa pinaka mainboard. Tapos same procedure, i-charge natin yung baterya. Okay. Tanggal na siya. Okay. Disconnect na yung baterya. Yung laptop, tabi natin muna. Hindi natin siya kailangan ngayon kasi magta-troubleshoot tayo sa baterya muna. Sa isa lang natin yung baterya guys ha. Yan yung baterya niya. Ngayon saan natin mag-charge to? Oho. Okay. Ngayon tabi natin muna si baterya kasi wala tayong pang-charge dito. Iwa-wired ko na lang siya mamaya. Susupply natin siya ngayon ng power. Okay guys, ito yung positive, ito yung negative niya, di ba? Tapos positive yun. Susupply natin siya ng 11.4 kung ano yung voltahe ni, ano, voltahe nung baterya niya. Wait lang ha, position ko lang yung, ano. Okay guys, susupplyan ko siya. Pag bumaba pa rin yung voltahe niya, ibig sabihin may short tayo sa board. Ayan guys ah. Negative, positive. And guys, hindi bumaba oh. Tignan nyo guys. Okay. Oh. Dito tayo. Okay, yun ang supply niya. Oh, hindi bumaba. Pero pag kakadikit yung baterya, bumababa siya, di ba? Diba? Okay. Ngayon, kakabit natin ulit yung baterya. Para makita nyo yung difference. Okay, ito si baterya. Okay.
kinapit natin yung baterya. Same procedure. Supply natin siya ng 11.4. Okay? Yan yung 11.4. Yan ba yun? Nadulig na ako. Ayan, 11.4. Okay? Yan o. 11.4. Okay? Supply natin siya. Same procedure. Kasi guys, no, tanggalin ko. 11.4. Kabit ko. Hmm. 3.6. Okay? So, anong ibig sabihin nun, guys? Pag tinanggal ko yung baterya ulit, tanggalin ko yung baterya, supply natin siya. Supply natin siya ng 11.4. Hmm. Wala. Hmm. Diba? So, i-testing natin kung mag-on siya. Ito muna guys siya. Minutes later. Okay guys, nakakat yung video eh. Anyway, yan, 11.4 tinetesting natin kanya, diba? Ayaw niya mag-on. Pero wala siyang short. Okay? 11.4. Okay, 11.4 yan. Ayaw niya mag-on. Pero, pag nilagay ko sa boltahe nung charger na nakakuha natin na 20 volts. Ayan guys. Ngayon ko 20 volts. Ayan. Kahit 19 yan. Okay, 19 volts. Same procedure. Ayan ko muna guys. Paano ba? Para ma-on ko siya. Wait lang ha. Ayan. Tignan nyo na lang guys yung ano, yung charging. Ayan. Ayan. Naka 19 volts yan. Okay. Naka 19 volts. Pag in-on ko yan, makikita nyo yung current naka-andar. Yan, ibig sabihin nag-on na siya. Okay? So, hindi sapat yung binibigay ng baterya. Hindi pumapasok yung 19 volts doon sa baterya. Okay? Kaya 3 volts lang yung ano niya. Kaya pagka nalagyan natin yung baterya, bumababa yung voltage niya. Diba? Nag-go-on siya pagka ganun. So, pinaka-final testing na gagawin ko rito is i-charge ko yung baterya. Yan, wala guys. Ano, wala itong ano. Charge natin itong baterya. Yan. Negative, positive. Charge natin siya. Okay. Iyan ang pinakahuling test na gagawin natin sa kanya. So wala tayong pang test. Ito na lang siguro. Kailangan natin ma-wired kasi ito eh. Kasi hindi natin siya pwedeng i-charge dun. Masisira. Okay, wait, sorry ah. Ito, kailangan i-wired natin to. Positive to, negative to. Ayan. Okay, positive tsaka negative.
kailangan tayo magkaroon ng wire dun sa loob. Okay, hanap muna akong wire. Eleven point four yung kaya niyang hawakan. 11.4 yan siguro. Turun natin to. So guys, gagamitin ko na lang tong resistor. So guys, yung mga paa niyan gagamitin natin. Okay, tuloy natin. Isa, dalawa. Okay, tapos ilalagay natin dito sa baterya. Kasya nakalumuwag kasi yung baterya nito eh. Yan, tingnan natin kung ibra yan. Wait lang guys ah. Gagawa ko lang ito ng wire. Wait lang. 5 minutes later. Hey guys, ito may ginawa ko rito. Bias as detected storage capacity of internal battery has been reduced. Okay? Kasi 'di ba kinargahan ko siya kanina, hindi ko ma-video kasi ang hirap i-karga nitong baterya na 'to eh. So, kinargahan ko siya. Yan ang nangyari. Batteries only. Okay, enter. Pero gamit natin yung power ngayon ah. Okay, gamit natin yung power. So, ang pinakagagawin natin dyan, titignan natin di bali kung magcha-charge yung battery. Okay. Ayan o. Sabi niya is no battery detected. Okay. Hindi niya na-detect yung battery kasi may short. Okay, short na yung battery natin. Diba nakita natin kanina, diba? Na bumababa yung power. Okay. So, okay yung charging niya. Ang problema lang, ngayon, nade-detect na natin yung ano rito. Pakita ko lang ha. Yung voltahe niya kanina. Diba hindi natin ma-detect yung voltahe kanina? Okay. Wait lang ha. Ano ko lang. Negative, positive. Okay. Diba kanina wala tayong ma-detect na voltahe dito? Diyan, sa baterya na yan, diba? Ngayon, na-detect na natin yung 13.3. Okay? Kaya hindi natin ma-detect yung voltahe kanina kasi short yung baterya ngayon. Sinak natin yung baterya niya. Na-detect natin yung 3.3 kaso talagang replaceable na yun. Ano? Kailang i-replace na yung baterya. Okay. Yun, ganun ang mag-troubleshoot kasi dapat may power supply kayo pan-test. Ito yung power supply na to. So, ngayon. Nandiyan na siya. So, ayan natin ha. Ayan o. Okay. So, ganun ang pinaka-troubleshoot na ginawa natin. So, alam natin na charging IC is okay kasi pumapasok na yung 13 volts doon sa ano, sa pinaka charging port, 'di ba, sa battery connection niya. Pumapasok na yung 13 volts. So alam natin na yung charging IC ng laptop is okay. Ang may problema is yung battery kasi nakita niyo naman kanina. Pag yung baterya, tinanggal ko, walang short, pero pag nilagay ko yung baterya, tinesting ko siya ng power supply, may short. So doon yung malalaman na
Halimbawa, tinanggal natin yung baterya, tapos kinabit natin yung power supply natin at bumaba yung amperahe nito, yung power supply. Ibig sabihin, may short tayo sa motherboard. Okay? Pero since pag tinanggal natin yung battery, tapos nag-test tayo, hindi bumaba yung voltahe natin, yung amperahe natin. Sabihin, wala tayong short sa motherboard, may short tayo sa battery. Okay? Ganun lang yun. So, sasabihin na natin sa customer na kailangan niya bumili ng battery. So, yun lang yun. Yun lang yung papalitan sa battery. So, yung siya na rin yung supply nung ano. Siya na rin yung supply nung CMOS eh. Wala siyang CMOS battery. Oh. Siya na rin yung nagsusupply. Okay? So, ito, i-wrap up na lang natin. Tatawagan natin yung customer mamaya. Inform natin siya na kailangan bumili ng bagong battery. Okay? Ngayon, yung last episode natin regarding sa router, sa wireless router. Okay, gagawa tayo ng series of episodes regarding sa pagsisetup ng wireless router. Kasi sabi ko nga sa previous episode, madaming klaseng router. Okay? Iba-iba yung interface niya. So, yung ginamit nating router nung nakarang episode, may wizard na siya eh, so madali na yun eh. So, paano yung walang wizard, yung talagang mano-mano, yung manual lang setup? So, ipapakita rin natin yun sa susunod na episode. Kasi madami kong router dito eh. So, isa-isa natin yung router, makita nyo iba't ibang interface. Pero sabi ko nga din, pare-pareho lang ng pagsisetup yan. So, importante lang dyan, makakuha nyo yung dynamic IP. Kung saan siya kukonek sa isang router, papunta sa bagong router. Tapos yung DHCP. Yun lang yan, yun ang pinaka-basic. Okay, sa advance naman, sa mga firewall, port blocking, tsaka sa port forwarding, itatalakayin din natin. Bibigyan din natin ng time yan. Okay? So, hanggang dito na, medyo matagal yung video natin. Hindi ko na-video gano'n yung iba kasi ang hirap niya supply ng ano, wala kasi siyang pins. Nasa loob yung pins niya. Okay? Sana may natutunan kayo. Like, share, and subscribe. Salamat sa mga bagong subscriber natin. Nasa 1,000 na. 1,000 plus na tayo eh. So, keep it up lang. Makakatulong to sa lahat. Lalo na mga beginners. Mga gusto matuto mag-repair. Okay? Hanggang dito na lang. Peace out. Please like, share, and don't forget to subscribe. Thank you!